Hey guys, I'm back. I think, ay, nakakalala, di ba? Bili na kayo ng soft drinks. Ay na, I'm back with another vlog. Another day. Another time. Ah, hindi, not another time. Another day, another outfit, another hairdo, but different vlog, different time. Is ikukwento ko yung experience ko. Sabi natin, from first impression, tama ba? First impression to last. Nung nag-work ako as OFW sa Saudi. Una kong pumunta sa Jeddah. Una kong punta doon. Hindi ako kinakabahan. Pero pagdating sa airport, parang naramdaman ko na, hala, kinulong ako. Alam mo yung parang kakaiba. Hindi ka basta-basta makakalabas sa airport. Ilalagay ka sa isang parang nakakatakot nga siya kasi secluded yung area tapos ang sungit. Alam mo ba yung guard doon, hinampas nga ako ng ano eh, hinampas sa akin yung passport ko, pamampam yun eh. Ayun na nga, ano siya, bago kasi makalabas sa Jeddah yun nga, bago ka makalabas sa airport, kailangan susundin ka ng employer mo o yung authorized person para makalabas ka. So, ayun na nga. Tapos, nung pagdating ko mismo sa isang lugar, so, para nga siyang kwartong madilim. Tapos, ang daming mga Pilipino na nandun. Sabi nila, saan ka nag-apply? Sabi ko, kanino ka nag-apply? Sabi ko, private nurse. Sabi nila, kapag private nurse, katulong na rin ng ano. Yun na nga nangyari, naging katulong ako. Pero, okay naman. Kahit sabihin kong yun is mabait yung amo. Pinapakain ako ng ayos. Okay yung trato. Maganyan lang yung sa pangalawa. Tapos, may wifi. Yun ang pinaka-importante. Hindi sila madamot sa wifi. Pinatayuan pa kami ng wifi sa kwarto. Ayun ang alhamdulillah talaga. Mabait lang naging amo ko. Ayan, going back. Yung kwarto, madilim yung pinag-stay na namin. Ang daming Pilipino. Tapos ang kwento pa, siyempre natakot ako. First time ko. Ilang araw na kami nandito. Hindi pa kami sinusundo. Tapos yung pagkain daw, once a day lang daw. So, nung saktong pagdating ko, may pagkain dumating. Ito naman si ako, hindi ko alam gagawin ko. Tinago ko sa bag yung damit ko. Wala ko kasing plastic. So, nilagay ko yung chicken strip. Nilagay ko, binalo ko sa damit. Kasi nga, natakot nga ako magutom. Kasi syempre, banyaga ka pa doon. First time mo mag-sub. Tapos yun agad yung narinig mo. Pero okay naman, parang after 30 minutes, sinundo na rin ako nung driver. Tapos ito yung banyo, may mga ano pa, may mga poops. May mga poops pa yung banyo. Tapos na culture shock ako dun sa inidoro. Yung inidoro na nakalubog, yung inidoro na, di ba yung inidoro natin ganyan? Yung inidoro nila, ito yung sahig, mayroong ganyan. Ganun yung inidoro nila. First time po kasi makita mo. Tapos may tai-tai pa. Parang kakaiba. Tapos ayun na, sinundo na ako ng employer ko. Ng driver ng employer. Tapos, yung nasa airport na, syempre pipicture lang ka pa nun. Maglalagay pa sana ako nung tara ha. Sabi nung driver, hindi daw kailangan. Tapos ayun na nga, hindi ko alam kung mag-i-smile ako o ano, kasi di ba nasa Saudi nga ako. Tapos yung mukha ko nun, ang payat-payat ko pa sa itsura. Ganun, ang pangit talaga. Ayoko na ipakita kasi ang pangit. Tapos ayun na nga, nung nakauna kong tungtong sa Saudi na sa labas, sabi ko, ang init, sobrang init, sobrang init, sobrang init, and sa mga nakapunta sa Saudi, yung amoy, hindi ko na, yun na lang, baka may ma-offend sabihin ng ate mo. Pero totoo yan, malayo pa lang, ano mo na, ito na, ganun. Tapos, experience ko, meron akong first experience, yun na nga yung mga first experience ko. Una pa, first time kong magbomba sa Saudi ng tae. Siyempre, diba sabi ko nga, ako yung naginilis ng sala ng amo ko. So, nilinis ko yung banyo, i-constipated siya. Hindi talaga ako nagbubomba. Kasi hindi naman kami nagbubomba sa indoro. Yung indoro naman namin, okay naman. Naiyak ako, guys. Tinawag ko na lang yung ibang lahi. Sabi niya, ba't daw ako naiyak? Kasi nga, first time kong magbomba ng indoro, hindi ako marunong. Ayun, naiyak lang ako, parang nag-self-pity. Bakit ganon? Bakit kailangan? Pero hindi mo naman kasi may iwasan kasi nasa ibang bansa ka, mahirap magreklamo, ganun. Tapos yung sunod naman is yung pagkain nila. Iba yung amoy ng pagkain, iba yung luto ng pagkain. And guys, hindi ako kumakain ng Arabic food. Kaya nagsasain kami ng sarili, nagluluto kami ng sarili. And ayaw nila ng amoy ng mga tuyo, ng mga adobong pusit.
Kaya, buti na lang yung kitchen na, dirty kitchen namin is nasa baba. Kaso, yung amoy pumapasok pa rin, kaya kailangan talaga exhaust fan. Ayun lang. Tapos, sa pangalawang amo ko naman, ayun na rin yung experience ko na yung first experience ko na rin doon, naranasan kong lumublob sa dagat nang na-scrub scoot pa. Tapos, nalimutan ko, naka-panty liner pala ako, buti na lang, pahabol na lang. Kasi, yung alaga ko, syempre nag-swimming, eh, hindi naman kasi, eh, itong nanay, si... Ayun, yung pinsan niya kasi, eh, nag-swimming siya. Yung mga dada, is nakikig-ano na rin sa dagat. So, ako pinalusong na rin, ayun. May na rin experience ko doon. Tapos, ano pa ba? Ayun, na-experience ko rin doon kapag nagtrabaho ka sa bahay. Tapos, yung amo mo is travel, travel is life. Isasama kanila. Una pa nga, isama daw ako sa, ano, sa Mijev. So, pinaasa ako, hinam na ko sinama. Pangalawa naman, ayun na, the second year, sama daw sa Mijev. Ayun, sure na talagang isama ko sa Mijev kasi na-process na yung visa ko. Tapos, binigyan ako ng 500 riyal pambili ng damit. Sabi natin kulang, oo. Pero okay na rin, at least nagbigay sila, di ba? May care. Care bear, ayun. First time kong makapunta ng, maka-experience ng snow, guys. Ang bango ng snow sa ibang, ang bango ng France. Amoy imported, promise. Iba yung amoy ng France, ng Saudi, at saka ng Pilipinas. Pilipinas, amoy usok na amoy madahon. Sa France, amoy imported na ang bango. Sa Saudi, amoy, alam nyo na, amoy buhangin, amoy lupa na amoy... Yun. Basta ayun. Yun yung na-experience ko doon. First time kong makapunta, makaranas ng ganun. Sana, nung last sana, pupunta kami ng, ano, Paris. Sabi nung amo ko, uuwi na naman daw ako. Hindi na nirenew yung, ano, ko, visa ko. Excited pa naman ako. Bumili ako ng damit pang, ano, OOTD. Kahit, ano, hindi ako binigyan. Pero yun na nga. Tapos, sa pangalawang experience, ito yung pangalawang experience ko. Nagka-problema kasi ako noon eh. Ito yung alis kong sumuda noong 2017. Paano ko ba ikukwento? Hindi ko alam kung paano ko ikukwento eh. Ang hirap. Sabihin na lang, ito na lang. Wala pa kaming ikama. Yung passport namin, kinuha ng employer, kinuha ng opisina, kasi may ipaprocess daw. May nag-check na mga MOH. MOH ba? Ministry of Health? Hindi MOH ang nag-check. Nalimutan ko kung ano yung mga nag-check. Nakalimutan ko anong ministry. Nag-check sila. Sabi ko, first time ko, sabi ko, sa Jeddah na nagpunta ako, hindi naman, wala namang nag-check. Kaso, pinuntaan kong lugar is masyadong mahigpit chinek. Hinanapan ako ng ikama. Ikama ko under process pa. 3 months pa lang kami noon. Ang pagkakantanda ko, 3 months pa lang. Wala pa rin kami ikama, hindi pa rin na-process. Yung passport kinuha. So, ito na nga, hindi, wala kaming mailabas. Sinakay kami sa, literal, sa police car. Yung police car ng Saudi pa naman, syempre nakakatakot. Kasi nasa ibang lugar ka, tapos kinuha ka ng police. Anong pakiramdam? Noong una, hindi pa nag-sink in. Sabi ko, ay, okay lang to. Yung kotse ng police, hindi siya kapares lang sa atin. Sa kanila, kotse na square. Tapos, sa una, tapos may rehas talaga. Yung rehas niya, na hindi yung gano'ng rehas, ha. Basta, naka-criss-cross talaga na rehas. Tapos, may salamin na alam mong hindi ka talaga makakatakas. Noong una, hindi pa siya nagsisink in na, okay lang yan. Tapos, nung nagpunta na kami dun sa pagkukulungan, literal na kinulong talaga kami. Dun na nagsink in na, oh, shit, kinulong talaga kami. Yung alam mo yung andami ring mga nakakulong dun ng mga ibang lahi. Lalaki, tinransfer na lang sila sa ibang side, sa ibang selda, Doon kami pinasok. Ang dumi. Yung banyo, hindi mo alam kung banyo pa o basurahan. Puro tambak ng basura. Pagpasok mo yung banyo, hello world, nakita ka pa rin sa labas. Tapos isang kwarto na may malaking ganyan na mga nakikita mo sa mga Korean drama. Ganun na may bintana, rehas, ganun siya. Nakakatakot kasi first time yung ma-experience na gano'n, di ba? Sa Pilipinas, hindi naman nangyari. Ayun, pero okay naman. After mga, sabi natin yung 15 to 30 minutes, kinuha na rin naman kami. Nung hindi ko alam kung sino siya. Actually, hindi ko
naman alam kung sino siya. So, umama na lang kami. Dala naman yung passport. Tapos, binigay sa amin yung passport during the experience. Kaya simula nung nagka-trauma na ako na tuwing may mag-check, last time na may nag-check, talaga nalamig yung kamay ko tsaka nanginig ako. Iba yung dating. Yun na yung sinasabi talagang trauma is real. Ayun, nakakatakot. Tapos, ano pa bang mga na-experience ko? Ayun lang, yun lang naman yung... ito pa, kapag ka... Iba kasi sa Saudi, more on pinapanigan nila yung mga kalahi nila. Halimbawa, mag-grocery ako, bibili ako kasi sale si sabon na Tide. Bibili ako ng 5 piraso, hindi ka papayagan. Mga 1 piraso lang yung bibigay sa'yo. Kasi, hindi pwede. Pero kapag yung si kalahi nila yung bibili, pwede, the more the merrier, kahit ganun kadami. Tapos, sa pila din, sila pa yung maniningit. Ibang lahi. Sila pa yung matapang. Ganon sila. Tapos sa Saudi, di ba sa atin gaganyan, ano lang, kakamayan lang tayo. Walang mali siya sa atin yan. Sa kanila may mali siya na. Magka, ganyan lang kayo, may mali siya na. Lahat may mali siya, kaya rin hindi pwede magsama yung babae sa kalalaki sa Saudi unless kasal kayo. Kasi masyado silang mahigpit. Tapos, ano pa ba? Mga experience sa Saudi. Yun lang talaga yung pinaka-traumatic. Yung sa kulungan talagang nakulong kami. Kasi yung sa tae na nagbomba, kahit pa paano hindi yung traumatic. Ano pa ba? Ah, doon ko rin naranasan na, siyempre yung alaga ko, galing sa biyahe, ilang buwan sa, California. Yes, hindi ako sinama sa California, wala akong visa. Diyos ko po, patulog pa lang ako, gising na siya. Parang natulog lang siya ng mga 2 hours. Tapos, siyempre, natulog ako sa kwarto niya. Kaya sabi ng amo, bantayan ko nga, gawa ng may jet lag. Patulog pa lang ako, yun, hindi ako nakatulog. Ilang araw na ganun yun. Tapos, okay na, mga 3 days naman, iniwanan ko na siya sa kwarto. Ang sabi naman ng amo, pwede naman daw. Pero yung alaga ko na yun, thumbs up ako dun, sobrang bait, sobrang malambing. Yung pangayong umuwi na ako nun, tapos tumawag siya. Gamit syempre yung self-messenger nung kasama namin Pilipino. Una yung tanong, kailan ka babalik? So ako naman, nilihis ko yung kwento. Matalino kasi. Sabi niya, wag kong ilihis yung kwento. Answer my question. Babalik ka pa, hindi na. Para sabi ni mama, after 2 years, babalik ka na. Sabi ko, hindi, ayun. Mabait naman siya. Kasi sa lahat yun kasi na maging dada niya, ako yung nagtagal na Pilipina. Hindi natawag mamaya. Nagtagal na Pilipina, tapos ako talaga yung nakipaglaro. Kaya ayun, may picture pa kami din yung tinatago ko. Ay na, ano pa bang kwento? Wala na akong kwento. Sagit lang ha, may atawag. Ayun na nga. So ayun na nga. Yun na nga. Oh, sige, habang nagkukwento siya, ayun, yun lang yung mga na-experience ko sa Saudi. Hindi ko na alam kung ano pa. Ano pa nga ba? Marami sila. Bye-bye. Yung sa Saudi, ano pa ba? Tapos nga pala, kapag sa Saudi, kapag ka nag-sale sila doon, yes, super sale, as in super sale, meron kang mabibiling bag halagang 1 riyal. Hindi yung bag na maganda, yung pouch bag lang. Yun. 1 riyal. Kapag nag-sale sila, sale, as in sale, walang sinabi yung sale sa Pilipinas. Sobrang bagsak presyo. Nag-sale pati hipon, bigas, mga damit. Yan, lalo sa H&M Mango, pag nag-sale sila, sobrang bagsak presyo. Compare mo sa Pilipinas. Okay na magtrabaho sa ibang bansa sa Saudi. Tiis-tiis lang, malungkot, syempre. Tapos, ano, malaki. Hindi naman ganun kalaki yung sahod. Oo, may ipon ka, pero hindi ganun kalaki. Kagaya ng iniisip ng mga kilala ko dyan, sino ka man, Joan Faye Olaes, na meron daw akong kalahating milyon sa bangko ko. Sana talaga may kalahating milyon ako sa bangko ko. Shout out sa'yo, Joan Faye Olaes. Ayan, nagising na yung pamangkin ko. Kasi yung mami niya wala. So, ito na nga. Alis ako. Bye-bye. See you on my next vlog. Ayan, nagising na yung batang makulit. Sino yung nahanap? Mami. Umalis si mami. Saan nagpunta si mami? Sige, naalis na kami. Bye-bye.